Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Uy, napansin nyo ba? Ako, napapansin ko. Tila nagiging sunod-sunod na ito, ha? Tila nagiging, anong term ba dito? Nagiging sip-sip? sorry for the term, ha? Nagiging supportive. Yan, hindi pala sip-sip. Nagiging supportive ulit. Kasi noon, supportive naman, eh. Si Vice President Sara Duterte sa administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagiging sunod-sunod kasi, eh. Parang puro positive remarks yung naririnig mo kay Vice President Sara Duterte patungkol dito kay PBBM. Alam mo kung saan nagsimula ito? Nung nandiyan siya sa prayer rally para kay Apollo Quiboloy, kay Pastor Apollo Quiboloy, 'di ba? Kasi yung pinapanawagan ng mga tao diyan, ibagsak ang administrasyon. Yet nandoon si ano, si Sara Duterte. Siguro may nag-advise sa kanya, kaya simula ng araw na 'yan, nagiging sunod-sunod na 'yung pagpuri ni Vice President Sara Duterte kay PBBM. Kung inyong matatandaan, no, isang araw, sinabi niya na may puso daw si PBBM na parang parang non-verbatim, irespeto 'yung kagustuhan ng isang babae, etc. At marami pa siyang sinabi, ka-coffee, na pumapabor o na sumusuporta sa administrasyon na ito, which is contrary doon sa previously mga ipinaglalaban nila, at contrary lalong-lalo na sa sinasabi ng kanyang pamilya, no, ang pamilya Duterte sa administrasyon na ito, si Digong, si Pulong, si Baste, at yung mga supporters din ng mga Duterte, mga DDS, no, Harry Roque, Panelo, at kung sino-sino pa, napakaraming sinabing masasama sa administrasyon na ito. Pero ito, ha, ito yung pero diyan, ito yung ano diyan, eh, yung chiching-chiching, eh, yung cambio dito, eh. Oh, basa, ka-coffee. Yan, nagkaroon ng event dyan sa Davao, parang anniversary ata yan, eh. Sara Duterte thanks the Baguenos for supporting Marcos's Bagong Pilipinas. Bago na naman ito, ha. Pinasalamatan ni Sara Duterte ang mga Dabawenyo para sa pagsuporta sa Bagong Pilipinas. Samantala, nung prayer rally, mga Dabawenyo din, baka same tao lang ito, eh, na nakikilig sa kanila dyan, eh. Eh, binira nila ng binira si PBBM. Ano kaya masasabi ng mga kapatid ni Sara Duterte dito? Ano sa tingin nyo? Totoo na ba to? Bakit kaya ginagawa ni Vice President Sara Duterte to? Dahil ba malapit na ang eleksyon sa pagka-senador? At malapit na ang presidential, bagamat matagal na, matagal pa, 2028 pa yan, pero kung magpipresidente ka kasi mahabang preparasyon yan. Dahil ba dyan? Dahil ba na-realize nila na marami pa rin po ang supporters ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi umubra yung paninira ng kampo ni Digong sa administrasyon na ito? Ganun ba yon? Kaya nagbabalik loob? Ano sa tingin ninyo? Yan lang ang ilang mga possibilities na mga nangyayari dyan. Sige, basahin muna natin ito. Anong sinasabi dito? Magpapabudol ba ulit kayo? Tama ba itong ginagawa o never again? Huwag nang maniwala. Vice President Sara Duterte has joined the celebration of Davao City's 87th founding anniversary. Oh, anniversary pala ng Davao. 87 na. Tagal na rin, ha? The Vice President attended the Araw ng Davao festivities along with her brothers, si Davao City Representative Paulo Duterte. Ito, very vocal to against the PBBM. In fact, nasulatan ito ng DILG. At si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito medyo light pa ito. Light pa kumpara mo kay Pulong. A festive parade celebrating Davao City's anniversary was held at San Pedro Square nitong March 17 lamang. At the event, the former Davao City Mayor stressed the importance of unity. Ayan, ha. Nagkaroon ng speech si Vice President Sara Duterte at binigyan diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa o ng unity at mutual understanding in paving the way for the country's progress. Nakatutulong daw po itong unity, itong pagkakaisa nito para sa pag-asenso ng bansa. She likewise extended her thanks to the people of Davao for supporting the Marcos administration. Parang bumida ang Marcos administration dito sa event ng Davao na yan, ha? Parang nakakapanibago, ha? Parang bakit ganun? Bakit nagkakaganyan? Buti hindi siya pinigilan ang kanyang mga kapatid. At hindi rin nagsalita ng contrary o ng against the administration itong kanyang mga kapatid. Which is most likely, expect natin, eh, nagagawin nila yan. Pero, eh, sige, ano ba ito? Maganda rin naman yan, pabor din naman yan, kasi baka sincero, kung totoong sincero man sila sa moves nila na makipagkasundo sa administrasyon na ito, which is tama lang din naman. Yan naman talagang gusto natin, eh, maayos, eh, unity. Wala na yung mga sinisiraan, eh, parte kayo ng gobyerno parehas, eh, di ba? Vice Presidente, syempre, pangalawang posisyon, pinakamataas na posisyon niya sa bansa natin, eh, kung babagsak yung administrasyon, eh, kasama siyang masisisi dyan. Kasi vice presidente siya. So sana totoo na ito, pero nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo, kung sincero ba ito o hindi. Pero marami hindi na naniniwala. Binigyan diin ko
binigyang diin ko ang importansya ng pagkakaintindihan sa isa't isa upang magkaroon ng isang matuwid na daan. Uy, Ninoy Aquino to ha. Ninoy Aquino pala. Matuwid na daan. Baka yung speechwriter, writer ni Aquino. Matuwid na daan tungo sa pag-unlad at pagkamit ng kapayapaan sa isang komunidad, sabi ni Vice President Sara Duterte. Ipinapaabot ko rin po ang aking pasasalamat sa mga kapatid kong mga Davaoenyo sa kanilang ibinigay na suporta sa ating lokal na pamahalaan sa lungsod ng Davao at sa kanilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pangarap na bagong Pilipinas. Oh, iba ha? Grabe ang suporta ni VP ha. Thank you. Oy, thank you, no thanks. Pasalamat pa rin tayo. At least kahit papaano, nagbabalik loob. Yun, ingat nga lang. According to Duterte, araw ng Davao is a festive celebration highlighting the unity of the city composed of different tribes. It also featured various activities such as trade fairs, cultural performances, colorful parades, and a beauty pageant. Actually kasi kaya mahirap magtiwala ka coffee dahil 'di ba nung mga opisyales, itong matataas na opisyal na ito, binigyan ng posisyon ni PBBM, 'di ba? Siyempre, syep, may posisyon eh. Sumasahod, malaki sahod, maraming benepisyo. Grabe, supportive, 'di ba? Magaganda yung sinasabi kay PBBM nung natanggal sa pwesto. Aba ngayon, bla 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 bla. Kaliwat kanan na, may kanya-kanya ng YouTube. Binabaratan na naman si PBBM dahil natanggal sa pwesto. Nasaan yung consistency mo doon, di ba? Ang dami, nag-change principles pa nga eh. Si Harry Roque halimbawa, di ba? Grabe magtanggol kay PBBM yan eh. During the campaign period eh, hoping na madadala siya eh ng mga loyalista eh. Eh nakakuha naman siya ng 11 million votes. Di ba? Kung mga loyalista lahat yan eh. Bumoto sa kanya, pero bigo pa rin siyang lumusot dyan sa pagkasinador. Supportive ha, during the campaign ha, ngayon bla 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 bla, puro paninira na ang ginagawa sa administrasyon na yan. Bakit kanya? Aba, hindi na bigyan ng posisyon kasi naghihintay pa ng 1 year eh, di ba? May appointment ban tayo eh. Hindi ka pwedeng humawak ng posisyon eh once na natalo ka sa eleksyon eh. Eh tapos na yung 1 year, hindi pa rin nabibigyan ng posisyon, inatanggal pa yung asawa. Hala, bla 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 na. Eh marami pa ka-coffee, mga opisyal, galing Presidential Communications Office. Iyan, grabe din ang suporta kay administrasyon na yan eh, sa PBBM admin eh. Nung natanggal sa pwesto, hala, bla 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 bla, kung ano-anong paninira na, isa pa, Attorney Vic Rodriguez, hala, sige, sira na ng sira, nandiyan na kay Maharlika, si Glenn Chong, isa pa din yan. Itong mga tao na ito ha, eh may pinagsamahan kayo ng administrasyon eh. Kumita ka rin eh, di ba? Nabigyan ka ng posisyon, eh sumahod ka rin. Hindi lang naman yan ka-coffee. Hindi lang yan yung nakuha ninyo. Sumikat kayo, nagkaroon kayo ng popularity, ng pangalan, kakadikit din kay PBBM. Tapos ngayon, natanggal kayo sa pwesto, ala, sira na nang sira. Eh di ba? Eh paano pa kayo iboboto ng taong bahay niyan pagdating ng eleksyon? Eh alam na yung karakas ninyo o ganyan na yung strategy ninyo. Huwag naman ganoon. Tandaan niyo yung mga pangalan na yan ka-coffee ha. Sa 2025 senatorial elections, maglalabasan yung mga pangalan na yan. Tatakbo yung mga yan, kaya ingat-ingat tayo dito sa mga tao na ito. Alright, sige. Yan muna tayo ka-coffee ngayon. Sana totoo, sana sincero si Vice President Sara Duterte dito sa ginagawa niya pagsuporta sa Marcos administration. Kasi consistent na, sunod-sunod na yan ka-coffee. Sana maging sustainable yan. Maging sunod-sunod na yung pagpuri niya dito sa administration na ito. Alright, sige. Maraming salamat sa sumama sa akin ngayon. Kung nasa Facebook po kayo at di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasoyo na lang ha. Click lang po na follow ka-coffee sa Facebook ha. Follow or like sa Facebook page natin. At kung kayo naman ay nasa YouTube, palambing naman ka-coffee, pa-click lang po ng subscribe. Ayan, napipiyak na tayo. Subscribe, nandiyan sa baba. Subscribe lang po yan. At attendance check muna tayo. Ayan, nandito pa rin, nakatutok pa rin ha. Click lang po ng like yan. Like lang po yung video natin. Attendance check natin yan. Alright, sige. Maraming salamat po. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.